Exodo. Exodo 7. Pagkatapos, sinabi ni Jehovah kay Moises, tingnan mo ang ginawa kitang tulad ng Diyos. Si Moises, ginawang tulad ng Diyos sa paraon, at ang kapatid mong si Aaron ang magiging propeta mo. Sasabihin mo sa kaniya ang lahat ng inuutos ko sa iyo, at ang kapatid mong si Aaron ang makikipag-usap sa paraon, at papayagan itong umalis ang mga Israelita sa lupain nito. Number 3. Verse number 3, ibig sabihin. Pero hahayaan kong matigas ang puso ng paraon, at pararamihin ko ang aking tanda at himala sa lupain ng Ehipto. Number 4. Hindi makikinig sa iyo ang paraon, at pagbubuhatan ko ng kamay ang Ehipto, at ilalabas ko ang aking bayan, ang mga Israelita, mula sa lupain ng Ehipto nang may mabigat na hatol. 5. At tiyak na malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Jehovah. Kapag ginamit ko ang kapangyarihan ko laban sa Ehipto, at inilabas ko ang mga Israelita mula sa gitna nila. Number 6 na tayo. Teka lang. Number 6. Ginawa ni Moises at Aaron ang iniutos ni Jehovah. Gayong-gayon ang ginawa nila. Number 7. Si Moises ay 80 taong gulang, at si Aaron ay 83 taong gulang nang makipag-usap sila sa paraon. Sinabi ngayon ni Jehovah kina Moises at Aaron. Number 9. Kung sabihin sa inyo ng paraon, magpakita kayo ng himala. Sabihin mo kay Aaron, kunin mo ang tungkod mo at ihagis mo iyon sa harap ng paraon. Iyon ay magiging malaking ahas. Number 10. Kaya pinuntahan nina Moises at Aaron ang paraon, at ginawa ang lahat ng iniutos ni Jehovah. Inalis at inihagis ni Aaron ang tungkod niya sa harap ng paraon at ng mga lingkod nito, at iyon ay naging malaking ahas. Number 11. Pero ipinatawag ng paraon ang matatalinong tao at ang mga mangkukulam, at ginawarin ang mga mahikong sasardote ng Ehipto ang himala. Iyon ang gamit, iyon ang mahika nila.
inihagis nila ang mga tungkod nila at naging malaking ahas ang mga ito. Pero nilamon ng tungkod ni Aaron ang mga tungkod nila. Palebog maingay. Pero nagmatigas pa rin ang mga paraon. Nagmatigas pa rin ang puso ng paraon at hindi siya nakinig sa kanila. Gaya ng sinabi ni Jehovah. Pagkatapos, sinabi ni Jehovah kay Moises, manhid ang puso ng paraon. Ayaw niya payagang umalis ang bayan. Puntahan mo ang paraon bukas ng umaga. Pupunta siya sa ilog ng Lilo. Abangan mo siya sa may gilid ng ilog at dalhin mo ang tungkod na naging ahas. Sabihin mo sa kaniya, isinugo ako sa iyo ni Jehovah na Diyos ng mga Hebreo at sinabi niya, payagan mong umalis ang bayan ko para makapaglingkod sila sa akin sa ilang. Pero hindi ka pa rin sumunod. Number 17. Ito ang sinabi ni Jehovah. Sa ganito mo makikilala na ako si Jehovah. Alisin mo po sa dyan. Aleb. Hahampasin ko ng tungkod ko ang tubig ng ilog Lilo at iyon ay magiging dugo. Mamamatay ang mga isda sa Lilo at babaho ang Lilo at hindi kakayaning inumin ng mga Ehipsyo ang tubig Lilo. Pagkatapos, sinabi ni Jehovah kay Moises, sabihin mo kay Aaron, kunin mo ang tungkod mo at iunat mo ang kamay mo sa ibabaw ng tubig ng Ehipto, sa ibabaw ng ilog kanal, latian at lahat ng imbakan ng tubig para maging dugo ang mga iyon. Magiging dugo ang tubig sa buong lupain ng Ehipsyo kahit nasa mga lalagyang kahoy at bato. Number 20. Ginawa agad ni Moises at Aaron ang inutos ni Jehovah. Itinaas ni Aaron ang tungkod at ihinampas sa tubig ilog Lilo sa harap ng paraon at ng mga lingkod nito at naging dugo ang tubig sa ilog. Number 21. Namatay ang mga isda sa ilog, bumaho ang ilog at hindi mainom ng mga Ehipsyo ang tubig sa Lilo at naging dugo ang tubig sa buong Ehipto. Number 22. Gayunman, ginawa rin iyon ng mga mahikong sasardote ng Ehipto gamit ang lihim na mahika nila. Kaya patuloy ang pagmatigas ang puso ng paraon at hindi siya nakinig sa kanila gaya ng sinabi ni Jehovah. Pagkatapos, umuwi ang paraon sa bahay at hindi niya ito binigyang pansin. Kaya naghukay
ay nagukay ang lahat ng Ehipsyo sa palibot ng Lilo para kumuha ng tubig na maiinom dahil hindi nila mainom ang tubig Lilo. At 7 araw ang lumipas mula ng hampasin ni Jehovah ang Lilo. So hanggang 25 lang tayo, Exodus. So kadahilan, eto may sinulat ako dito. Sa kadahilanan sa mga taong kapuspalad, dahilan ng kaparusahan sa mga taong kapuspalad at labis-labis sa buhay. Hindi itinuring na Diyos at tagapagligtas si Jesus sa kabila ng kanyang mga ginawa at karapatan. Una sa mga dukha, sa kabila ng pagtulong ng Diyos at pag-abot ng Diyos sa pamamagitan ng kapwa, inabuso at pinagtatawanan pa, tapos sila tulungan. Imbis na magpasalamat, hindi normal na ugali ng tao iyon. Normal na ugali ng masama iyon. So, ganito yun, no? Tayong mga tao, halimbawa dumadaan tayo sa kahirapan. Marami sa atin na tinutulungan tayo, tapos imbis na kabutihan yung ibalik natin, inaabuso pa. Baga, inabot na yung isang kamay, gusto pang abutin yung isang kamay pa. Hindi tayo marunong magpasalamat. Di ba, maraming mga kapuspalad, mga pulube na ganon, nasa mahirap na buhay. Ang masama nun, hindi nila itinuturing na mali yung ginagawa nila. Iniisip nila na yun yung tamang gawin kasi nasa mahirap silang kalagayan. Imbis na magpasalamat sa Diyos, hindi nila ginagawa. Kaya maraming mga mahihirap na hindi na mabibigyan ng pagkakataon. Kasi wala silang iniisip kundi kung paano mabubuhay, hindi nila naiisip na bakit sila nasa kahirapan. Para sa ganung buhay, maganda, mas kasama natin ang Diyos. Oh! Wala eh. Buo lang binili ko. Walang atay? Wala din. May sukli ba ka? 48 yung. Sukli mo? Bukan ba? Sa 7 dinara tira sa may badre niyo. Bakit? Ano ba bilhin mo? Hindi pala. Lagay mo yan. 48. Magkano yung manok? 280. Okay. Ibig sabihin, hindi normal na ugali yun. Yung baga, ganon din sa mayayaman, ito yun. Iningatan at ibinigay ang lahat sa mga taong hindi si Jesus ang Diyos sa kabila ng lahat na ibinigay ng Diyos na karapatan dahil sa kanyang ginawa. Inialay ang buhay at tiniis ang mga paghihirap ng ang pagpapahirap ng tao sa kanya mula sa pagkapako noon sa krus.
So, alam naman natin na si Jesus yung tagapagligtas natin. Dahil siya yung nilikha ng Diyos na tagapagligtas. At siya yung nag-alay ng buhay. At siya yung nagtiis ng pagpapahirap sa kanya. Tiniis niya yung pagpapahirap sa kanya para sa mga tao na kahit hindi siya yung dini Diyos. Noon sa krus, hindi niya tinanggap si Jesus bilang tagapagligtas. At sino mang di tumanggap sa anak ay hindi tinanggap ang ama. So sa mga relihiyon na ang Diyos Ama lang ang tinuturing na Diyos, ay hindi totoo yun. Naliligaw tayo dun. Nililigaw niya yung mga tao. So parang ang sinasamba niyo yun, ang sinasamba niyo dun ay hindi ang Diyos Ama na lumikha ng lahat. Kasi hindi niyo sinunod na kahit ang Diyos Ama kasi ibinigay niya ang karapatan kay Jesus na siya ang mamuno at magpasya sa lahat ng bagay dahil sa ginawa niya sa pagtitiis at pagpapako sa krus. Dahil alam niya na si Jesus hindi magkakamali. Hindi siya magagawa niya ng maayos lahat ng ibinigay na katungkulan sa kanya. Baga, kaya niyang gawa ng paraan, hindi siya matatalo ng kasamaan kahit saang paraan. So maraming tulad ng mga ibang relihiyon o ibang lahi na hindi si Jesus ang sinasamba, niyuyurakan pa nila si Jesus. So, yun yung magiging pinakamabigat na kasalanan ng tao. Halimbawa, yung ibang relihiyon, hindi nila kinikilalang Diyos si Jesus. Ang kinikilala nilang ang Diyos ay yung Diyos Ama na hindi naman yun yung Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Kasi ang hindi tumanggap sa anak ay di tinanggap ang Ama. So kailangan, kung tinuturo nila ang Biblia pero hindi naman nila sinusunod, nililigaw lang kayo nun. Ang habo lang sa inyo nun, pera. Yung mga tights nyo, yung mga ikapu nyo. Para sa kanila, sa sarili nilang kahalayan. Hindi dahil para maligtas kayo. Ang habo lang nila sa inyo, mga nagtuturo nun sa inyo, yung pera nyo, ikapo, mga tights, di ba? Ang dahil, ano ba to? Tinanggap ang Diyos. Ang pinaka mabigat na parusa ang inyong tatanggapin. Wala nang pangalawang pagkakataon sa pangalan ni Jesus. So sinasabi natin na ano ba yung pinaka mabigat na parusa, no? So yung espiritu niyo mamamatay tapos mawawala sa aklat ng buhay. Kung naniniwala kayo sa born again o sa muling pagkabuhay, mapalad kayo kasi mararanasan niyo pa uli yung buhay na katulad ng nanggiging buhay natin. So ngayon, kung kayo mapaparusahan ng pinakamabigit na parusa, yung espiritu niyo hindi na muling mabubuhay tapos hindi na rin kayo muling mabubuhay bilang tao. So yun ang pinakamabagit na parusa, yung hindi na kayo yung papahirapan pa sa impyerno. Hindi na rin kayo papahirapan sa hindi na kayo ang pinakamabigat na parusa, yung mawala kayo sa aklat ng buhay kasi yun yung namatay na ibig sabihin wala nang kinalaman sa lahat ng bagay. Yung wala nang nararamdaman kasi wala na kayo. Kaya mapapalad yung tao yung nakasulat yung aklat ng yung pangalan sa aklat ng buhay. Saka yung kumilala kay Jesus.
Simple lang naman, di ba? Pagka nanalangin kayo, tapos nabanggit niyo yung pangalan ni Jesus, yung kinikilala niyo ng Diyos. Paano pa yung mga simpleng bagay na kinikilala natin ng Diyos? Yung alam natin na halimbawa gumawa tayo ng pagkakamali, eh alam nating mali tayo na nagsisisi tayo kasi kinukonsensya tayo ng Holy Spirit. Baga, pag mali yung ginawa mo at yung Espiritu Santo sinasabihan ka na parang kinukonsensya ka na nalaman mo mali ginagawa mo, ibig sabihin buhay pa ang Espiritu mo nun. Pero kung ikaw, tao ka na gumagawa ka ng mali, tapos na hindi mo itineutralize na, hindi mo iniisip na mali yung nagagawa mo, bagkos lalo ka pang natutuwa, patay ang Espiritu mo nun. Kasi walang sumusuway sa'yo na mali yung ginagawa mo. Ako, ganun din yung ugali ko dati. Baga, dati walang pakialam sa mga ginagawa ko. Sabi ko sa inyo, ako pa nga yung pinakamasamang tao nun. Minumura ko pa si Jesus eh. Naging anti-Christ ako eh. Baga, lahat ng masamang bagay na sa tingin nyo magagawa ng masama, pwede kong magawa dati kasi anti-Christ ako eh, noon. Baga, isinabuhay ko yung pagiging anti-Christ noon. Walang oras na hindi ko minumura si Jesus kasi anti-Christ nga ako eh. Ngayon, sa buhay natin, pinakamasamang magagawa natin, yung bang halimbawa, tinulungan tayo ng kapwa natin, binigyan ka ng tulong, tapos, wari, tinanggap ka bilang mahirap, tapos yung hindi mo na-appreciate lahat ng ginagawa nun kapwa mo, tapos nanakawan mo pa, abusuhin mo pa, pagtatawanan mo pa, na ganun. Yun, mga bagay na patay yung espiritu natin kasi walang nagsasabi na mali yung ginagawa natin. Baga, lalo ka pang natutuwa kasi binigyan ka na halimbawa ng pera, gusto mo pang kuhanin lahat, di ba? Pinagtatawanan mo pa yung kapwa mo, akala mo na uuto mo. So, ganun mga bagay. Tapos, sa mga naman hindi, sa mga mayayaman naman, ang nagiging kasalanan nila, tapos, halimbawa, hindi si Kristo yung sinasabing Diyos nila, tinuturo ng mga leader nila, hindi si Jesus, naliligaw sila. Bagkos na si Jesus yung nagbigay sa atin lahat eh, ng kaligtasan eh. Siya yung nagsakripisyo, siya yung nagpapako sa krus eh. Ngayon, tinuturo ng mga leader nyo na hindi si Jesus ang Diyos. Di ba? Kahit ang Diyos, ibinigay kay Jesus yung lahat ng karapatan na magpa siya sa langit at sa lupa. Nakita niyo yung leader ng Iran. Diba? Kahit na tumakas sila, hindi sila makatakas sa kamatayan. Kaya hanggat buhay tayo, kailangan natin na, andun yung lifeline eh. Hanggat nabubuhay tayo, andun yung pagkakataon na tayo, hindi mamatay sa espiritu. Kasi kung mamatay tayo na masama, wala na tayong pangalawang pagkakataon. Di ba? So ngayon, halimbawa, sa huling hininga mo, nakahingi ka ng tawad, maaari kang mabuhay. Pero yung susunod mong buhay, yung pagpapala na ibibigay sa inyo na dapat na, halimbawa, ikaw namatay ka ng sa huling buhay mo lang, doon ka lang nakahingi ng tawad, nabuhay ka. Diba? Pero yung magiging susunod mong buhay, ando yung nakalakip kung ano yung mga ginawa mong kabutihan. Konti lang yung nagawa mong kabutihan. Diba? Huli na nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo. So, maaaring mamumuhay ka lang din bilang mahirap. Kasi konti lang yung susunod mong pagpapala eh. Pero kung ikaw, lumaki ka ng mahirap, namatay ka ng mahirap, pero lagi mong naiisip ang Diyos, nagpapasalamat ka ng Diyos, sa susunod mong buhay, ikaw naman yung pinakamayaman tao. Diba?
So marami kasing tao na magiging masama sila kasi ang paniniwala nila masamang damo matagal mamatay, di ba? Kaya buong buhay nila buong buhay nila magiging masama sila para matagal silang mamatay. Kaso yung ginagawa mo pala mga pagpapala na dapat sa iyo na eh, pero nilalampasan mo pa dahil sa paggawa mo na masama sa susunod mong buhay, eh ipapanganak ka na pulubi. Halimbawa, ikaw yung pinakamayaman tao ngayon, buong buhay mo naging masama ka, pero tinanggap mo si Jesus sa huling hininga mo. Nabuhay nga ang espiritu mo, pero imbis na maging pinakamayaman ka uli, eh sa susunod mong buhay, ikaw naman yung pinakamahirap. Pero kung ikaw, pinakamayamang tao, ikaw eh hari, reyna, wari, tulad ka ni Queen Elizabeth, sa buong buhay mo, naging mabuti kang reyna, diba? Sa susunod mong buhay, reyna ka uli. O pinakamayamang tao pa rin. Kasi, naging mayamang tao ka, pero ang ginanap mong buhay, pinakamabuti pa rin, tinatanggap mo ang Diyos, diba? Diba? Sa susunod mong buhay, hari ka pa rin, walang kaputulan. Doon nagiging yung pagiging hari, hindi napuputol. Pero kung ikaw, katulad ni Hari Saul, di ba, naging hari siya, pinagpala siya ng Diyos, tapos nung naging hari siya, kinalaban naman niya ang Diyos, hindi niya sinusunod ang Diyos. Di ba? Kasusunod, mapuputol yung paghaharin mo. Ibig sabihin, lahat ng pinaghirapan mo, nawala. Di ba? Dahil sa mga ginagawa niya. Kaya tayo, habang nabubuhay tayo, kung kahit na tayo yung pinakamahirap na tao, pero tinanggap naman natin agad ang Panginoong Diyos, di ba? So, ganun sana. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus.